Good morning mga kaimas, panibagong araw, panibagong vlog tayo. Meron tayong Honda Civic 2017 model. Papakita ko yung likod para maging pamilyar kayo. Ayan yung harap. So yung likod. I-detect. So, papakita ko yung console box paano magtanggal para sa mga baguhan. Ayan. So, meron tayong mga tools. Ayan. Plastic. Bearings removal. Meron po yung sa Lazada or Shopee. Okay. Ayan. Handy remover. Para ho maiwasan na magasgas ang kanyang mga plastic bearings. So, unan yung alisin mga kahimas. Siyempre, gagamit kayo ng number 8. Na wrench, socket, ayan, number 8, ayan, okay, dito sa kanyang center. So one by one tayo mga kahimas. So gamit tayo ng wrench. Okay, ayan. Then kaya mas gagamit tayo ng tools. Ayan, plastic tools para sa kanyang plastic bearings upang hindi magkaroon ng gasgas. So angat nyo lang yan. So kabilaan po. Ayan. Okay. Then, pangalawa mga kahimas, dito tayo sa kanyang plastic pa rin. Ayan, sa kabilang side. Ayan, side tayo. So, ito mga kahimas, gamit tayo ng tools. Okay. So, kailangan mga kahimas ay marahan lamang upang hindi maroon, magkaroon ng basag itong kanyang mga bearings. So kabilaan po, kabilaan. Sa kabila. Okay. Sumarahan lang ulit. Mga kahimas. Then pangalawa yung kanyang ayan sa gilid, meron siyang tornilyo. So gagamit tayo ng screw bago natin hugutin itong kanyang bearings or iangat itong kanyang cambio.
make sure mga kaimas na matanggal nyo lahat ng kanyang mga lock upang hindi mapasok ang kanyang mga bearings kapag inyong tinanggal or hinugot. Then, ito naman mga kahimas, aking susunod, gagamit tayo ng tools. So, iangat nyo lang na marahan para matanggal yung kanyang mga lock. Ayan mga kahimas. Yan, tanggalin niyo yung sunod. Tanggalin po niyo yung connection or sensor, socket, terminal. Ayan. Okay. Huwag niyo rin po nakalimutan na ibalik yung kanya mga sensor, socket, terminal upang hindi magkaroon ng aberya. Ayan. Okay. 1, 2, 3. Dito po yan mga kahimas. Okay. 1, 2, 3. Huwag niyo kalimutan na ikabit. Siyempre ang kanyang paren. And lock. Pag dalawa yan mga kahimas. Apat yan, apat. At syempre mga kahimas, ang kanyang controller, monitor. Ano pa? So kabila niya mga kahimas, meron yung lock. At ang kanyang connection sa aking terminal, hugutin natin. Katulad ng sabi ko, ay huwag niyo kalimutan ikabit upang hindi magkaroon ng aberya. Okay, para gumana po siya. Ito po yung kanyang terminal socket sensor para dito sa kanyang controller, monitor. Okay. So, tabi natin. Siyempre gagamit tayo mga kahimas ng screwdriver para sa kanyang plastic ulit. So, huwag niyo basta-basta hilahin mga kahimas. Kasi pag hinila niyo yan, masira po yung kanyang bearings or mababasag. Kaya make sure na marahan lamang po ninyong pag-aralan at sabay-bayan itong video. Then, syempre mga kaimas, ito kanyang automatic na cambio. Bearings, ilalim lang yan. Hinisikwat. Ayan, so ano yan, harap at likod mga kaimas. 1, 2, 3, 4 na lock. Ayan. Then, meron kasi dito mga kaimas na screw. Na kailangan niya mahugot muna ito.
At syempre, huwag nyo rin kalimutan na ikabit upang hindi kumalog ang kanyang bearings. Okay. Tabi natin muna. So yan mga kaymask, kailangan natin pandarin para maikambi natin itong kanyang automatic transmission. Okay. Pandarin natin. And lagay natin sa kanyang neutral. Ayan, para mailabas itong kanyang bearings. Okay, ayan. Nalabasan natin. And balik natin sa kanyang neutral muna natin. And parking. And turn off the engine. And syempre yung kanyang plastic bearings pa rin. And okay, plastic ulit. Gamit tayo ng plastic bearings remover. So meron siyang thermal socket. Buti natin. So ulitin ko, kailangan ay may kabit nyo rin ulit after nyong tanggalin yung kanya mga terminal socket upang hindi magkaroon ng aberya ang kanya mga connection. Plastic. So yun mga kaimas, after nyo tanggal ng kanyang mga tornilyo at mga lock ng bearings, pwede nyo nang hugutin ang kanyang console box. Kaya masugutin natin. Okay. So yun mga kaimas, ang share ko lang no. So kaya ako tinanggal yung kanyang center console box. Ito po kasi ay interior detailing. So hindi ko mahuhugot yung carpet hanggat hindi ko aalis yung bangkuan, ang kanyang mga plastic bearings, ang kanyang console box. Okay? Yan, another tips for para sa inyo. So maging marahan lamang po sa pagkatanggal ng kanyang mga plastic bearings upang di mabasag at masira ang kanyang mga lock. Ayan, yung kanyang mga lock. Okay? Ayan. So kinakailangan pong hugutin ang kanyang central console box para matanggal itong mating, mahugot itong buong mating carpet para malaban, para mas malinis. Ayan. And sa pagkakabit mga kahimas ng kanyang central console box, so kung alin po yung huli ninyong tinanggal, kung alin yung huli ninyong tinanggal, siya yung una nyong ikakabit. At lagi nyo po tandaan yung mga hinugutin yung mga terminal socket, terminal connector. Okay? Kailangan nyo po rin maikabit ng maayos upang di magkaroon ng aberya ang kanya mga terminal socket connector. Okay? Ayan. So, doble ingat po tayo. Ayan. At syempre, ganoon din ang kanya mga plastic ay iwasan po ninyo na mabasag or magasgasan. Ilagay po ninyo sa isang lagayan na hindi maabala or magagasgasan at mabasag. Lalo na ang kanyang mga ayan, piano black material or para sa kanyang monitor controller. Okay? So yun mga kahimas, atakasan nyo nga kung paano magbaklas ng central console box. So maging marahan lamang po sa pagbabaklas ng central console box kahit anong sasakyan. At iwasan po ninyo makabasag ng piano black material or plastic. At magasgasan, syempre ang kanyang mga
socket terminal. Eh, wag po ninyo kalimutan na ikabit din kapag inyo na ikakabit. At sa pagkakabit naman mga kimas, kung alin yung huli nyong tinanggal, siya yung una nyong ikakabit. So ulitin ko, kung alin yung huli nyong tinanggal, siya yung una nyong ikakabit. At iwasan po ninyo na matanggal ang mga lock or mawala ang kanyang mga lock or mabasag, yan, ang kanyang mga lock, plastic lock. O, syempre ang kanyang mga tornilyo ay iwasan nyo rin na mawala. Okay? Ayan. So, thank you for watching. Keep saving. God bless. Para sa mga baguhang kong subscriber dyan, maaari nyo bisitahin ang aking YouTube channel for more tutorial. At para sa mga baguhang subscriber and always viewers dyan, so thank you for watching. Salamat po sa suporta. So, kita-kits po tayo sa mga next upload. So, bye-bye. Thank you po.